Nasugatan sa hita ang isang 14-anyos na binatilyo sa Ilocos Sur matapos aksidenteng mabaril ng paltik na kanya raw na pulot. Sa Cebu City naman, pinayagan ng korte na makalabas ng bansa ang road rage suspect na si David Lim Jr. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa report ni Katrina Son. Nauwi sa disgrasya ang mahimbingsanang pagtulog ng isang binatilyo sa Vigan City, Ilocos Sur. Ito'y matapos siyang tamaan ng bala mula sa napulot niyang paltik. Kwento ng 14-anyos na si John Rabe. Alas 3 ng madaling araw nung hanapin niya ang kanyang kuya sa dalampasigan. Pero imbes na kuya niya ang kanyang nahanap, isang homemade caliber 38 na paltik ang nakita niya. Iniuwi raw ito ng biktima at itinagos sa kanyang unan. Maturog na diginood ko, Jules. So, diyan natin nagjay ko. Yay, pungankin niya paltog siya, nagputok. Tumama at tumagos ang bala ng paltik sa kaliwang hita ng binatilyo. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima na maswerteng sugat lang ang tinamo. Paalala sa mga bata na, makakita ng ganitong klase ng baril. Kung makakita sila, agad nilang kwento, agad nilang sabi, kung nandun sila sa barangay, agad nilang sabihin sa mga barangay officials. Inaalam na ng pulisya kung sino ang may-ari ng paltik. Sa kalapit na probinsya ng La Union, arestadong isang mangingisdang gumagamit di umano ng ipinagbabawal na compressor sa pangingisda sa San Fernando City. Nakuha mula kay Rodel de la Calzada ang isang tangke, compressor at iba pang gamit sa pangingisda. Ipinagbabawal sa lungsod ang paggamit ng compressor sa pangingisda dahil sa peligrong dulot nito sa kalusugan. Isang American citizen naman ang naaresto sa Bacolod City dahil sa pag-upload umano ng malalaswang video online. Sa bisa ng arrest warrant, dinampot ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang Amerikanong si Lee David Cold Glazer. Kwento ng nagreklamong babae, nagtatalik daw sila ng sospek kapalit ng pera. Pero wala raw sa kanilang usapan ang pag-upload ng sex video. Narecover sa bahay ng sospek ang kanyang laptop at cellphone na naglalaman ng kanyang mga malalaswang video, kasama ang iba't ibang sex partner. Naharap siya ngayon sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Anti-Trafficking in Persons. Sa Bacolod City pa rin, patay sa pamaril at pananaksak ang isang tricycle driver. Ayon sa mga pulis, nakikipag-inuman ang biktimang si Julius Medel sa mga kaibigan ng sumugod ang magkapatid na sina Ian at Robiner Canoy na umano'y nakainom din. Kinumpronta nila si Medel dahil sa pambabangga umano nito sa kanilang kalabaw habang nagtatalo. Sinaksak at binaril daw ng magkapatid si Medel. Narecover sa crime scene ang bolo at sumpak na ginamit ng mga sospek. Agad na aresto si Ian habang patuloy naman ang pagtugis sa kanyang kapatid. Pinayagan naman ng korte sa Cebu na makalabas ng bansa ang Cebu Road Rage suspect na si David Lim Jr. Ito'y matapos magpetisyon si Lim na payagan siyang sumama sa cruise ng kanyang pamilya sa Amerika at Canada. Ayon sa korte, wala namang hiling na ilagay siya sa whole departure order. Bukod pa rito, hindi naman daw nakakaapekto sa national security, public safety o public health ang kasong isinampa kay Lim Jr. Dismayado ang pamilya ng biktima na si Efraim Nunyal sa naging desisyon ng korte, lalo pat nagpapagaling pa rin sa ospital ang biktima na nabaril noong Marso. May kakaibang paandar naman ang isang magkasintahan sa Malolos, Bulacan na ikinasal nitong weekend. Imbes kasi na choir ang kumanta ng wedding song ni na Mary Grace at Mark Anthony de la Cruz, ang bride mismo ang kumanta nito habang naglalakad siya papuntang altar. Matapos ang seremonya, sumakay ang bagong kasal sa tricycle ni Mark Anthony at dumiretso sa wedding reception. Ayon sa bagong mag-asawa, tricycle daw ang gamit ni Mark Anthony para sunduin si Mary Grace noong magkasintahan pa lang sila. Bago ikinasal, 15 taon munang naging magkaibigan ang dalawa at 2 taong naging magkarelasyon. Katrina Son, GMA News.